Hi there, this is Carol, and welcome back again to my YouTube channel. It's a new day, new video, at bagong kaalaman na naman na matututunan nyo sa video na ito. And for today's topic, ang ating i-discuss ay tungkol sa ano nga ba yung pagkakaiba ng BPI hashtag saveup account versus BPI regular savings account. So, alam ko medyo nalilito kayo kung ano nga ba yung pagkakaiba nila. So, if you are ready, let's begin. Sa BPI ay marami tayong choices ng mga account na pwedeng i-open. Baka nakikita nyo din talaga sa online ng BPI yung mga account na ito. Una ay si BPI hashtag save up account, BPI my save up, and BPI save up. So, i-discuss ko muna sa inyo yung pagkakaiba-iba ng tatlong save up account na yun bago ko i-discuss yung pagkakaiba niya sa regular savings account. So, una is si BPI hashtag save up account. So, ito ay digital account na ino-open, especially if new client ka. And ino-open ito via BPI online app. Si BPI hashtag save up ay medyo may pagkakapareho lang din naman siya sa regular savings. So, next is si BPI My Save Up. Si BPI My Save Up naman ay ginawa in partner of GCash. Ito yung ino-open na account doon sa ating mga GCash account. Pero itong si My Save Up kasi, since in partner lang naman din siya kay BPI, ang pinaka-primary objective talaga nito ay makapag-transfer ka kay GCash na walang fee. So, yun yung primary benefits mo dito sa MySaveUp. Pero, kapag mag-open ka ng MySaveUp, ang limit lang ng account na to ay nasa 30,000. So, kahit pa fully verified ka dyan sa GCash app mo at nag-open ka ng BPI MySaveUp, regardless ay 30,000 lang talaga ang pwedeng pumasok dyan sa account nyo. Kasi yun lang yung capacity ng account na yun. Well, si BPI Save Up naman ay usually meron tong free insurance na included. Walang partner na ATM. So, parang nakalink lang din siya doon sa inyong online banking with BPI. And pwede kasi mangyari na magkaroon ka ng scheduled transfer doon sa account na yon. Lalong-lalo na kung gusto mo talagang mag-ipon. Yung main account niyo kailangan meron kasi kayong main account doon. Then, i-schedule transfer nyo na for every sahod nyo ay may matatransfer na 1,000 papunta doon sa save up account nyo. Kaya wala siyang ATM kasi itong product na to ay aim para talagang makapag-ipon kayo and sa mga nakakalimutan talaga mag-transfer na magtabi ng pera ay mas magandang product talaga ito para sa inyo. So, punta na tayo sa pagkakaiba ng BPI hashtag save up account versus sa BPI regular savings account. Unang-una dyan ay para saan nga ba itong mga account na ito and anong pagkakaiba nila? Si BPI hashtag save up account, katulad ng diniscuss ko kanina, ay digital account siya. So, ibig sabihin, ito yung mga account na inopen via BPI app. And itong mga account na to ay walang sariling branch of account. Well, si BPI regular savings account kasi, ay ito yung mga account na mayroong mga branch of account. Ano nga yung branch of account na tinatawag? Branch of account is kung saan ka branch nag-open. So, kung saan ka branch nag-open, yun yung magiging mother branch mo. So, if ever na merong mga amendment dyan sa account mo, kunwari magpapa-change ka ng name, ganyan, sila lang yung may karapatan para i-amend yung mga bagay-bagay dyan sa account mo kapag ka ikaw ay may request of amendment. Next is yung initial deposit. So, si BPI hashtag save up, ang proseso kasi niyan ay once nag-open tayo ng account sa BPI app,
in the process nyo na siya, nakapag-take na kayo ng selfie, nakapag-submit na kayo ng ID, ay aantayin nyo po muna na ma-verify mismo yung account ninyo. And once na initially pa lang na na-open yung account, ay ang limit pa lang nun ay 30,000. So, after ma-verified yung account, ay wala naman na siyang limit. Yun lang talaga, kailangan lang natin ng turnaround time. And usually naman, once naman na ma-fully verify kayo, ay nino-notify kayo ni BPI sa inyong mga email. So, kailangan, once na in-encode ninyo yung email address nyo upon account opening, ay tama yung email address para nakaka-receive kayo ng notifications kung pwede nyo nang depositohan yung account na yon. Once kasi na ma-fully verified siya, pwede na kayong mag-deposit doon sa account na yon. So, ang initial deposit na nare-require naman para dito sa hashtag save up is 1 peso lang. So, nasa sa inyo kung how much yung gusto nyong i-deposit. While sa regular savings account, ang nare-require ni initial deposit talaga is 3,000. Ito ay para sa mga ATM-based account, ha? So, 3,000 ang initial deposit para doon sa ating regular savings account. Next is, how much naman yung amount to earn interest? So, for hashtag save up and regular savings, pareho pong 5,000 ang amount to earn interest. Eh, ano nga ba yung interest rate? Dito naman ay lumalamang ang ating hashtag save up account. Ang kanyang interest rate ay 0.0925% while the regular savings account is 0.0625%. And ang ating hashtag save up account, once na nag-open ka, ay meron kang virtual prepaid card. Ano nga ba si virtual prepaid card? Si prepaid card, ito yung parang siyang credit card, pero hindi siya credit kasi walang ibinibigay na certain limit sa inyo or pinapahiran na limit sa inyo si BPI. Prepaid kasi kailangan mo siyang loadan. And then, kunwari, magbubuk kayo ng flight, lalagyan nyo lang ng laman yung prepaid card na yun, tapos yung virtual card number expiration date, yun yung ililink nyo doon sa pangbook ninyo para if in case, mas safe yung ganong transaction na hindi naman kayo madedebit kung hindi nyo pupondohan yung prepaid card na yun. Ano nga ba yung maintaining balance nitong bot account na ito? Si hashtag save up account ay naka-waive ang inyong maintaining balance up to December 31, 2024. So, good din ito kasi actually, before, meron silang promo period na hanggang December 31 lang, 2023. So, ngayon ay naka-waive po ang ating maintaining balance dito and na-extend nila up to December 31, 2024. Pero once na ma-expire ang promo period na to, ay kailangan nyong mag-maintain ng 3,000 na maintaining balance. Kapag hindi nyo po ito na-maintain, syempre may charge po tayong 300 pesos. Well, sa regular savings account ay 3,000 po ang maintaining balance. Same as hashtag save up, once na hindi mo na-maintain yung maintaining balance, ay matcha-charge ka ng 300 pesos sa inyong mga account. And katulad nga ng hashtag save up account, ay wala namang limit itong ating regular savings. So, kahit na magkanong pera pang ilagay mo dyan, ay okay lang naman. And ang hashtag save up account ay dinesign para sa mga online transactions talaga. So, wala pa pong ready na ATM or mga debit card po ito. Unlike sa regular savings account, once na nag-open ka sa mismong branch, ay may free na itong debit card na kasama. While si hashtag save up account, ay kailangan mo pa mag-request ng ATM and may charge po itong 200 pesos. And para po makapag-request ng mga ATM, kunin nyo para dun sa hashtag save up account ninyo, ay kailangan nyo pong pumunta sa any BPI branch para ma-assist po ang inyong mga request. And once na pumunta kayo sa any branch, ay kailangan nyo po munang ipakita yung ID na pinakita nyo o pre-present nyo during the account opening. Kayo ay nag-open through online. Kasi yun yung magiging basis namin na kayo
yung nag-open mismo ng account na yon. So, syempre, since wala pa pong record si branch or si bank, mga written or mga signature ninyo, ay kailangan nyo mag-fill out ng mga signature cards para magkaroon po ng lamang records ang inyong mga account. And para ma-requestan na rin kayo ng mga debit card. And since ito ay digital account nga, ang hashtag save app, ay dinesign siya para for mga bank transfer. So, if in case po na tayo ay magdi-deposit over the counter, ay may charge po ito na 50 pesos per deposit. Pero ito ay may mga bracket-bracket po. Depende po sa amount ng inyong i-deposit yung magiging charge. And para naman po sa regular savings account, ay wala naman pong charge ang over-the-counter deposit. Nagkakaroon lang ng charge ang over-the-counter deposit if ever na inter-region po tayo magde-deposit. Ano nga po ba yung inter-region? Ang inter-region is if in case na kayo ay nag-open ng account sa NCR and napunta kayo sa province, nag-vacation kayo, and kailangan nyo mag-deposit sa account ninyo. Since nasa ibang region kayo, nasa province kayo, ay may interregional charge po na tinatawag. So, pinakamababang charge is 50 pesos and by bracket po siya, depende sa amount kung magkano po yung charge. And si digital account naman or si hashtag save up account, may option ka naman para hindi mo charge. Pwede po kayo na mag-deposit sa mga deposit machines or CAM na tinatawag. Kaya yung mga ibang nagde-deposit talaga sa amin ng hashtag save up account ay ina-advise namin sila na sa deposit machine na lang sila mag-deposit para iwas charge na rin. Nga lang, if in case kasi na may certain transactions talaga and kailangan ng deposit slip, kunwari may babayaran kayo and kailangan ng proof of payment and nire-require nila is picture mo yung deposit slip, no choice ka kundi bayaran mo talaga yung charge. Pero as much as possible, kung kaya naman na fund transfer na lang through online na lang para at least wala tayong charge doon. May dormancy period din po ba ang hashtag save up account? Yes, may dormancy period din po siya. So, if in case po na wala tayong transactions within 2 years, ay madodormant po siya. Same as regular savings natin na na-discuss ko na before, ay may dormancy period po siya. Pag ATM-based account ay 2 years. Pwede po bang i-convert yung hashtag save up account through regular savings account? The answer is no. Kung paano nyo po siya inopen ay hindi na po siya mako-convert into ibang account kasi yun na po yung product na inopen po natin. Kung ako ang tatanungin ninyo kung ano ba yung mas magandang i-open, ay for me, mas maganda siguro na sa physical branch na lang kayo mag-open. Pero kung talagang hindi nyo carry na pumunta ng branch kasi wala kayong schedule, ay okay lang naman na mag-open kayo through digital account. Ang ano lang naman kasi sa digital account is wala kayong mismong branch of account. So, if in case po na may mga kailangang amendment, ay hindi agad mapaprocess po ang inyong request and magkakaroon tayo ng turnaround time for that. Since ang digital account is parang ang magiging inyong branch of account mismo ay parang may certain department po yan si digital account. So, doon pa lang po natin i-request and magbibigay lang po kami ng estimated time para ma-process yung request nyo. For example, magpapalit kayo ng pangalan dahil married na kayo. Hindi agad-agad siya magre-reflect sa account nyo as married name na. Unlike sa mga physical branches kasi na once na nag-request ka, ay kayang-kaya na within the day na maiprocess yon. Paano po maiko-close yung hashtag save up account? Para ma-close, kunwari, hindi mo na talaga siya kailangan, pwede nyo naman pong bumisita sa any BPI branch na malapit sa inyo, then advise nyo lang po si bank, so nyo na pong ipa-close yung hashtag save up account ninyo. So may mga papa-fill outan lang din sa inyo yan, then kailangan nyo lang i-withdraw yung laman para mag-zero, and then that's it, okay na yun, mako-close na yung account po ninyo.
So, I hope na nalinawan kayo kung ano nga ba yung pagkakaiba ng BPI hashtag save up account versus sa BPI regular savings account, and also yung pagkakaiba ng hashtag save up account versus my save up account and versus save up account. So, if you have any inquiries regarding mga bank products siguro, just feel free to comment down below and itry natin sagutin yan. So, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bells for more updates and more videos. So, until to the next vlog, guys. Bye-bye!